sa isa naming kasamahan dati, hindi ko na po babanggitin kung sino, at alam ko naman po kung alam nyo kung sino yun, yun ho, wala ho akong masasabi sa tao na yun. Dahil yung tao ho na yun, kung napanood nyo naman yung huling vlog namin, talaga bagsak-bagsak siya. And after po nun, hindi na po siya talaga pumasok. At marami pong akong hindi pwedeng sabihin dito sa tao na yun. Ako po ang nagpaalis sa tao din na yun. Kaya gusto ko po ako na lang po yung sisihin nyo. Kasi kapag nagpaliwanag po ako, ayoko po makasira ng tao dahil may pinagsamaan po kami ng tao na yun. Nanay ni Paktor ang nagpahayag ng saloobin patungkol sa sinabi ni Sir Gibin sa live niya kagabi sa TikTok. Ito ang post ng nanay ni Paktor na si Ma'am Divine Gonzalez. Sir Gibin, ito na po, patunay na nagsorry ang anak ko sa'yo pero di mo sinin. Message niya, kahit po ako di ko din alam ang dahilan at bigla mo pinahatid ang gamit ng anak po. Nang madaling araw, 1 a.m. February 25, 2024, nag-message ako sa'yo para alamin ang nangyari pero di mo din sinin. Kaya pag-uwi ko, gusto ko mag-usap po tayo at kung may nakita ko na mali na ginawa ng anak mo, ako mismo ang maghingi ng apologize sa inyo at isasama ko sa'yo ang anak ko. Bilang ina, masabit sa akin na nakita ko na umiiyak ang anak mo. That time, gusto ko siya yakapin dahil sa sobrang depressed sa pangyayari. Gusto ko siya i-comfort pero wala ako magawa dahil nandito ako sa ibang bansa. Kaya nasabi ko na lang sa anak ko, magdasal ka na lang at mag-move on ka na lang at mag-tour ka dito sa Hong Kong para makalimutan mo ang nangyari. At ito nga, kasama sa post ng kanyang ina ang screenshot ng message ni Paktor kay Sir Gaby. Sabi dito ni Sir Gibin, Paktor, padala ko na muna kalakalo at kojak mga gamit mo dito. Pahinga ka muna, puwaos ka muna sa mga dapat mong pagpukosan lalo na pag-aaral mo. Matsala. At ito naman ang reply ni Paktor. Kailan po kuya? Thank you din po. Kuya, sorry po kung may nagawa man akong mga wali. Maraming salamat sa mga payo mo tsaka sa tulong sa akin. Sobrang laking tulong na binigay mo sa akin. Nagpapasalamat na po. Naging part ako ng family niyo, tinuring niyo na kapatid, kaibigan. Pasensya na po kung madami akong di napapansin na nagawa kong mali. Thank you. Uy, I love you. Sorry po ulit. Mas pabubutihan ko pa. So, yan nga ang screenshot ng message daw ni Paktor kay Sir Gaby. Tapos ito nga sa comment section, makikita pa na may pahabol pa ang nanay ni Paktor, si Ma'am Divine Gonzalez. Sabi nga dito, ano nga dahilan bakit mo pinaalis agad-agad ang anak ko? Madami na po personal message sa'yo, di mo binasa. Tapos ngayon, sisiraan nyo. Ano po sa social media? Hindi na po yata tama to. Marami na pa kapilala sa anak po. Sobrang bait ng anak po na yan para siraan sa social media na kahit na po wala akong alam-alam na dahilan bakit pinahatid agad-agad ang mga gamit niya sa bahay dahil di nila sinabi sa akin ni si Kalo. May message ko, nag-reply siya at sinabi niya sa akin na may nagawa mali anak ko pero para sa akin hindi masama ginawa niya kaya pag uwi ko, pupuntan po kayo dyan sa kapimpin para kausapin ka, Sir Gaby. So yan mga idol, hindi nga nagustuhan ng nanay ni Paktor na si Ma'am Divine ang sinabi daw ni Sir Gaby sa live na may nagawang kasalanan o mali ang kanyang anak. So anong masasabi niyo mga idol? Usap tayo sa comment section.